What's up mga katropa? Welcome back to another video. Kumusta po kayong lahat? At ngayon po, as I promise, gagawin ko po ng side-by-side comparison. Ito pong dalawa nating affordable dupes for Dior Sauvage. Ito pong smooth operator from Noah. At ito pong Nocturne by Oxygen. So ladies and gentlemen, put yourself in a good position and let's get started. In 3, 2, 1, let's do this. Ito po ay request galing po kay Valor PUBG Mobile. Sabi nga nila, ito daw ay medyo nagkakadikit daw, hindi lang sa amoy, pati sa presyo. Kaya tingnan natin kung alin dito sa dalawa yung mas okay dito. Pero mga katropa, disclaimer lang ha, hindi ako expert pagdating sa mga fragrances. Ito po ay on customer's observation lang po. This would be a friendly matchup lang po ito ha. And I hope na itong video na to is makatulong po sa inyo na magkano po ng reference kung ano yung sa tingin nyo na mas okay para sa inyo. Kaya pag tayo magsimula, invite mo na kita na i-click nyo po yung subscribe button dun sa baba at yung bell notification na katabi nito para notify ka sa mga bago kong uploads. At kung may mga social media, please do follow me sa Twitter, sa Facebook, sa Instagram. Search lang po, JNB221. So pagpasensya nyo na po kung di pa ako nag-a-hide. At kung meron kayo narinig ng mga aso sa labas, pasensya nyo na kasi hapon pa lang ngayon. Kaya pabayaan nyo naman na yun, dito tayo mag-focus sa nire-review natin. Una-una po, yung itsura ng kanilang mga bote. Ito po yung sa smooth operator. As you can see, it's a frosted o frosty glass, yung man tawag nila dito. Ayan, it's a frosty bottle. So, una tingin mga katropa, titinan nyo, parang napakalamig sa katawan yung pabango based sa bote niya, diba? Sa taas is yung Noah, then smooth operator, then audit wallet, at yung kanyang ml, which is 50 ml. At dito naman po, sa Nocturne, parang medyo kakulay siya nung Dior Sauvage yung bote, yung sa taas na dark color at yung medyo transparent na po sa baba at a silver cap. Tapos mga katropa, yung details ng bote, makikita nyo yung Nocturne, tapos yung audit wallet, tapos yung oxygen at yung kanyang milligram, which is 50 milligram. So parehong-pareho na siya ng dami. Ang pinakaiba nga lang dito, para sa akin na medyo advantage dito sa oxygen kasi meron pa siyang kasamang box. Tapos yung doon sa unboxing ko neto, meron siyang box mga katropa, pero yung pinagbalutan lang neto. Kung titignan natin yung bote na side by side, meron silang kanyang-kanyang ganda. Ito po ay magdidepende sa inyong personal preference. Diba sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder. Meron silang kanyang-kanyang advantage pagdating sa bote. Para sa akin, ang advantage ng bote na to is napaka-minimalist lang niya, para sa akin ha, at hindi siya dumingin tignan. Sa unang tingin pa lang, akakalain mo na malamig sa katawan yung pabango na to. Unlike kasi dito mga katropa, medyo dark yung kanyang kulay. Parang sobrang mysterious, diba? Nga lang, it's fingerprint magnet siya. Medyo dumihin siya mga katropa. Pero again, ito po ay magdidepend sa yung personal preference. Pero sa akin, kung overall po na packaging po, dito ako sa oxygen. Kasi nakadagdag sa factor niya yung meron siyang sariling box. Next mga katropa, yung dami ng kanyang laman. As I said earlier, pareho silang 50 ml, kaya okay na okay tayo doon. At pagdating po sa concentration, pareho po sila naka-audit wallet. Kaya sa laman po at sa concentration, tayo po sila pareho. Next mga katropa, tignan natin yung notes ng bawat isa. Dito tayo mag-umpisa sa Noah, sa smooth operator. Base dito, yung kanyang top notes is Calabrian bergamot, pepper, at para naman sa middle notes, may tayong Sichuan pepper, pink pepper, lavender, vetiver, and patchouli. At sa kanyang base notes naman po is ambroxan at cedar. Ngayon naman, dito naman para sa Nocturne ng Oxygen mga katropa, yung kanyang notes naman po is ambroxan, Calabrian bergamot, and Sichuan pepper. Kung notes sa pag-uusapan mga katropa, para sa akin, panalo si Noah. Kasi dito, marami siyang ino-offer ng mga notes. Then, pag dry down ng top note, meron pa siyang middle note na may offer at pati sa base note, solid na siya. Unlike kasi dito, sa tingin ko, doon sa mga meron dito sa Nocturne is ito lang yung pinakaparang base note lang niya. So, throughout. Baga, panag-dry down siya or unang apply and panag-dry down siya, tuloy-tuloy na yung mga katropa. Kaya, again, kung parami yan ng notes po, pag-uusapan, dito ako kay Smooth Operator. Next mga katropa, yung kanyang presyo. Para sa smooth operator ng Noah, ito po ay nakuha ko ng 294 pesos.
ito po yung meron akong discount sa aking Shopee account. Pero as we film this video po, ang kanya pong presyo ngayon is 357 pesos. At para naman po dito sa Nocturne na Oxygen, nakuha po siya ng 297.30. Ito po yung 30% discount po sa kanilang store. Pero kapag wala po yung discount, ang kanya pong SRP is 399 pesos. So yun po ay medyo magkalayo po siya ng presyo. When it comes to price, syempre nasa budget segment tayo, dito ako sa Smooth Operator. Next mga katropa, yung kanyang availability. Dito po sa Smooth Operator ng NOA, ito po ay nabili ko sa Shopee at meron din po silang store sa Lazada. However po, naghanap po ko nito sa mga department stores o kaya sa mga groceries. Unfortunate po, wala po ako nakitang ganito. Compare po dito sa Nocturne ng Oxygen, ito po ay available sa Lazada, sa Shopee, at pati po sa mga physical stores ng Oxygen po. Para sa akin, when it comes sa availability, kung sakaling kunyari wala kang available na internet sa cellphone mo at kailangan mo agad bumili, eto, pumunta ka lang sa mga pinakamalapit na branch ng Oxygen sa lugar po ninyo. At kung makaswerte ka pa, makuha mo to ng discount at hindi mo na kailangan magbayad ng shipping fee at magante pa ng matagal. Kaya again, pagdating po sa availability, dito po ako sa Nocturne. Next mga katropa, yung kanyang longevity. Pareho silang nag-last sa akin po almost 6 hours with moderate projection po. So, para po dito sa longevity, pareho po silang tie. And lastly mga katropa, yung kanyang scent ng bawat isa. So, tatanggalin ko lang muna itong relo ko, pero itong bracelet ko kasi dito ko siya i-apply sa wrist. Okay. Mahin natin yung Smooth Operator. Next natin itong Nocturne na Oxygen. Unang apply mga katropa, ang bis mag-project neto. Kaya mabango. Kaya natin mag-dry down ng konti. Ito kasi medyo matapang ng konti yung ambroxan na ginamit. Pero mas malakas yung projection ng ambroxan dito. When it comes to compliments mga katropa, actually alis pareho. Hindi nalalayo yung dami ng compliments na nakuha ko sa dalawang to. Kaya ipapamoy ko dun sa mga tao sa baba, sa kapatid ko, sa mga pamangkin ko. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction nila or ano yung pipiliin nila dito sa dalawa. Okay mga katropa, I'm back. Pinamin ko doon sa baba, sa kapatid ko, sa pinsan ko, sa mga pamangkin ko. Siyam sa kanila, dalawa doon nagsabi na gusto nila yung Smooth Operator. Tapos, yung pito naman sa kanila, eto yung nagustuhan nila. Kasi daw, para sa kanila, medyo matapang yung amoy na to. Which is, yung nagsabi ko kanina, siguro kasi mas matapang yung ambroxan na ginamit dito kumpara dito. Ngayon, at isa pa, ang isang pinsan ko na bumoto dito, ito daw is parang amoy car freshener daw. Sabi niya yun ha, pero syempre, di ba? Kaya nga tayo ng opinion eh. So, hindi naman lahat is expert pa dali sa mga fragrances. Syempre, as tayo, as a regular user, meron tayong kanya-kanyang interpretation base doon sa naaamoy natin. Kung ako, matapang pa rin talaga yung amoy ng broxan, kahit nag-dry down na siya. Pero mabango siya, don't get me wrong, mabango siya. It's just that, masyadong striky lang yung amoy ng abroxan kumpara dito. Ito kasi medyo light, pero ang gaganda nga dito, unang apply agad, nag-propagate agad yung amoy niya. Then kapag nag-dry down, mas nagiging smooth na siya. Although pareho itong smooth ha, pero dito, nagbabalance yung amoy ng abroxan tsaka yung ibang mga spices nito. So para sa akin, dito ako sa Nocturne. Tsaka sabi ko kanina, halos hindi nalalayo yung compliments na nakuha ko dito. However, mas marami ito kumpara dito. Kaya para sa akin, pagdating sa scent, dito ako sa Nocturne ng Oxygen. Okay mga katropa, so wrap up lang po dun sa ating mga review dito sa dalawa. Una natin yung itsura po ng bote. Para sa akin, dito ako. Kasi ang isa pang kina-advantage po niya is meron siyang sariling box. Overall presentation, dito ako sa Nocturne. Pagdating naman po sa ml, tie sila kasi para silang 50 ml. At pagdating po sa concentration, para po silang naka-audit toilet, which is good po yun. At
pagdating naman po sa presyo, mas mura to dito ako. Pero pagdating po sa availability, dito po ako sa Nocturne. And then, pagdating po dun sa kanyang scent po, halos mas marami pong bumoto dito. And I, personally po, dito rin po ako sa Nocturne. So, overall po, para sa akin, mas better po ito kumpara dito. Pero adidesign lang dito, okay. Okay dito mga katropa. Ito po ay magmamata lang po sa inyong personal preference po. Kaya mga katropa, ay highly suggested po na pwede mong subukan itong dalawang to para malaman po ninyo kung ano yung mas magpipit po sa inyo. Dahil meron po tayong kanyang-kanyang body chemistry. Pwede ito po magiging mas okay sa inyo to, or pwede pong ito is mag-okay po sa inyo. Pwede naman po. Kaya mga katropa, maraming maraming salamat po sa pagsama po sa akin dito sa ating friendly mashup nitong NOVA na smooth operator at nitong Nocturne na Oxygen. And I hope ito pong video to is nakatulong po sa inyo. Kung oo po, please give this video a big thumbs up, comment, and subscribe ka na kung di ka pa nakapag-subscribe. And don't forget yung bell notification na katabi nito para notify ka sa mga bago kong uploads. At kung may mga social media, please do follow me sa Twitter, sa Facebook, sa Instagram. Search lang po, JNB221. So I'll see you on the next video. Peace.